This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel are meant for educational and informational purposes only. I cannot guarantee you will make money nor will have the same experience as mine in this video. I'm just showing you different websites, apps, and methods that have the potential of making money. I'm not also a financial advisor nor an expert in such. So make sure you always do your own research first. Magandang umaga, tanghali, or gabi sa inyo mga ka-GG. So nandito na naman po tayo sa isang panibagong updated info video about sa Karastar. So guys, pag-usapan naman natin dito sa updated info video na to is yung about sa NFT nila. Kung kayo po ay bago lang dito sa aking YouTube channel and wala pa kayong idea kung ano nga po ba itong si Karastar. Si Karastar po ay isang NFT game. So kung gusto nyo makita or makaalam pa ng more information about sa Karastar, make sure guys na panoorin nyo yung mga previous video ko about sa Karastar na ililink ko naman po sa description box ko below. Okay? Para at least maging aware kayo. Kasi dito sa video na to, isishare ko lang sa iyo yung topic natin about naman sa NFT information no, ng Karastar. So, kung naghahanap pa kayo ng more information, make sure guys na panoorin yung mga previous videos ko. Okay? So, ano pa bang hinihintay natin guys? Simulan na natin. So, bago tayo magsimula guys, gusto ko muna magbigay sa inyo ng magandang balita. So, dun po sa mga manonood nito na subscribers ko, mamimili po ako ng 30 lucky subscribers na maaring manalo ng 20 Yumi tokens. Okay? So, kung kayo po ay hindi pa aware sa Yumi tokens, so mga ka-GG, si Yumi tokens po ang parang SLP ng Karastar, no? So, kaka-release lang nito guys, makikita nyo dito, kaka-release lang niya noong November 28, 2021. So, 2 days ago yan guys, 2 days ago, no? So, talagang ang laki na ng agad ng ginalaw ng graph niya, no? So, kung gusto nyo manalo guys ng 20 Yumi tokens, mamimili po ko ng 30 lucky subscribers ko, no? And, ito po ay pag-giveaway din ni Karastar. So, please do follow my Discord channel para at least makita nyo dun yung rules kung paano ba kayo makakasali dito sa giveaway. As of now, ang price po ng Karastar Yumi is nasa $0.57. And kung gusto nyo i-trade dyan para malaman nyo kung how much ba ang isang Yumi sa USDT o yung mapapanalunan nyo, no guys, na 20. So, almost lagpas 500 pesos yan guys, okay? So, di pa natin yan sure kung tataas ba yan or bababa. Basta ito yung fixed price na pwede natin ibigay sa inyo each winner, no? So, mamimili po si Karastar ng 30 winners or 30 lucky subscribers ko na maaaring manalo ng 20 Yumi tokens. So, make sure guys na i-follow nyo yung rules sa aking Discord channel, okay? So, simulan natin guys dito sa kanilang NFT guidebook, no? So, makikita nyo dito, may sarili pong NFT guidebook ang Karastar. So, ililib ko naman po ito sa description box ko below. And makikita nyo guys, sa basic introduction, kailangan nyo po ng 3 Karas para makapaglaro or makapag-start ng play to earn dito sa Karastar. Then, makikita nyo din dito na Karas are divided into 3 categories. Ayan o guys, so 3 categories and 9 different types. So, doon sa 3 categories na yun, may superpower, nature, and combat. Then, doon sa 9 different types, sa superpower may light, electricity, and fire. Sa nature, dragon, ghost, and fairy. And sa combat naman po is rock, steel, and poison. So, tigatlong different types each categories yan guys, no? So, yung superpower guys, ayun, makikita nyo yung mga strength and weaknesses nila. So, the superpower restrains the nature restrains the combat, and the combat restrains the superpower. Implying that the superior side will cause 10% more damage or reduce 10% of the suffering damage. Karat
Karyotypes influence attributes as well. For example, the four karyotypes, rock, dragon, light, and fire, will improve their HP as they evolve. So, dito pa lang guys, makikita nyo na agad na may good combination na po. So, for example nga, rock, dragon, light, and fire. So, mas mataas ang HP nila. Okay? Kung natatandaan nyo guys sa aking previous video, diba? So, pinakita ko nga doon guys na hindi lang po sa pag-combine ng 4 karas or 4 type of karas na pwede kayo mag-improve ng HP. Pwede rin po sa pagda-dungeon, no? Kasi nagre-reflect po kung ano yung level nyo sa dungeon, ganun din po ang magiging level nyo sa PvP or sa arena guys, no? So make sure guys na panoorin nyo yung aking previous video about sa Karastar kasi may tips ako doon. Paano ka nga ba pwedeng mag-earn ng more tokens, no? Nang mabilisan. Para at least wala kayong dito-lito. Bakit puro ko talo sa pag-PvP, no? So may tips ako doon guys sa previous video kung make sure na panoorin yun. So ito pa, Kara's attributes vary depending on body parts and types. Kara has 4 attributes: HP, morale, skill, and speed. HP, Kara's health points. Morale is increased critical strike chances. Skill add additional damage. Speed determines the order of Kara's attacks in a battle. So in-explain ko na rin to guys sa first video natin, no? So ayan guys, makikita niyo example ng Kara's dito, no? So the main difference between Kara's Star and other games is that Kara's with divinity genes can evolve into divine Kara's, making their card skill stronger, and when divinity value hits 100, corresponding parts change their appearance. So nagpapalit guys, no? And nag-evolve daw dito yung mga skills. The attributes of divine Kara's will be enhanced and their maximum HP and damage value can be increased by 18% depending on the number of divinity parts they have. Because the quality of Kara's determines how many times it can evolve. High quality Kara's attributes will be greatly improved after divinity evolution. So ayan guys, yung makikita nyo naman dito, no? So paano kayo makakapagsimula ng game? So once you have chosen your character, you can play PvP or PvE. So in-explain ko na yan sa previous video ko. Skip na natin to. So ito guys, yung Kara's quality have varying benefits. Kara's can be teamed up in the PvP and PvE arenas to earn Yumi and Kara. Freely trade or lease, stake for mining, devour and evolve for consumption, stake to the cross-chain smart pool to profit NFT earnings and airdrops. Stake to receive platform-wide earnings, participate in various activities held by the project team, and have the right to benefit from the various services and products provided by the project team. So, ayan guys, so ano bang benefits kapag may Kara's kayo? So, pwede nyo siyang gamitin sa PB and PBE kung saan ito ngayon play-to-earn system nila. Pwede nyo din siyang i-trade or i-lease. Pwede nyo i-stake for mining. Pwede nyo i-devour and evolve for consumption. Pwede nyo i-stake to the cross-chain smart pool to profit NFT earnings and airdrops. Okay. Then, meron din pang stake to receive platform-wide earnings. So, maraming benefits guys ang paglalaro ng Kara Star or pag-hold ng Kara NFTs, no? So, stay tuned for more benefits. And tignan din natin dito guys, ayan o, yung mga example, no? So, ito yung example ng class ng isang Kara Star, which is ito naman, Light Kara. So, ayun, PBE 100%, Routine 100%, Land Play 120. So, example of skills. Ito, pwedeng example, guys, oh, ng skills ng isang Light. Okay. Ayun, makikita nyo dito, no? Then, ito naman yung class ng Electric. Example of skills ng Electric type. Ayun, oh, makikita nyo dito. Then sa fire, ito example ng fire skill. Then sa dragon, ito naman guys yung example. Pati sa ghost, ito naman guys. Fairy, ito din. Rock, ito naman guys. Heal, ito. Poison, ito naman din. And eto na guys, pag-usapan natin yung different ranks ng Kara's. So eto mga ka-GG, pag-usapan naman natin yung Kara's different ranks. So una is yung mediocre Kara's, which is meron silang maximum evolution na 50 times. Default divinity genes is 2. Default divinity values is 10 to 20. Basic attributes is default. Then when the divinity value is active, the corresponding attributes will be enhanced 1 by 1. HP 8%, damage 8%. Token output efficiency 100%, land gameplay, mining power conversion 10 times, then appearance is divine halo, divine genetic parts.
Then meron din po tayong tinatawag na high quality Karas. Maximum evolution times is 80 times. Then default divinity genes is 2 to 3. Default divinity values is 20 to 30. And basic attributes is default. Then when the divinity value is active, the corresponding attributes will be enhanced 1 by 1. So eto guys, kung makikita nyo difference dito sa taas, oh, HP siya ka-damage lang sa mediocre Karas. Then pag sa high quality Karas naman, nadagdagan ng HP na 10% pa. Then token output efficiency is 120%, nadagdagan na 20% guys, oh. Then land gameplay mining and power conversion is times 100. Ang laki ng difference guys sa times 10 ng mediocre Karas versus sa high quality Karas, no. Then appearance is divine halo, divine genetic parts. Then ito maganda guys, yung Kara quality sa variant benefits din na which is part naman po ng ito, mysterious Karas naman. So maximum evolution is 120 times. Default divinity genes is 4, default divinity values 30 to 50, basic attributes is default. Then makikita nyo guys ang daming plus, oh. Difference nyo sa high quality siya kasi mediocre. Ang laki na, ang dami din nagdag. HP damage, HP siya ka-damage ulit. So maganda talaga itong makukuha nyo. If possible, no, yung mysterious Karas. Then may 15% pa increase in attributes, no. So token output efficiency 150%. Then land gameplay mining is times 500, no. Then appearance is divine halo, divine genetic parts, divine wings. So ayun, makikita nyo yung may parang distinguish sa isang mysterious Karas. Parang mythic Karas yata tawag dito kasi ang ganda na itsura, may pakpak eh. So that's why mahal siya dahil may divine wing siya. So yun guys yung about naman sa kanilang rankings ng Karas, no. So mga ka-GG, pag-usapan din po natin yung Karas Star NFT auction, no. So makikita nyo dito ng after nga po ng beta testing, dahil tapos na yung beta testing guys, hindi na tayo pwede mag-download ng beta testing. Hintayin na lang talaga natin yung live game ng Karas Star, no. So magkakaroon daw po ng NFT auction itong Karas Star. So makikita nyo dito, meron din silang or magkakaroon sila ng almost selling daw po ng 26,997 na Genesis Karas po. Ito lang yung total number guys ng Genesis Karas, okay, dito sa Karas Star, no. Then they will be the mining power of the Karas Star. So makikita nyo dito yung auction plan, NFT auction plan guys, no. So number one is the schedule of the Kara auction. So the NFT auction will be conducted in 2 rounds. The auction time is set for December 1st and December 3rd. Okay, so please take note of the date guys kung interesado kayo dito sa NFT auction, no. So yung total numbers nga po is ng mystery boxes is 26,997 Genesis Karas, and yung turn is dalawa. So the first auction at 1400 on December 1st or 2 PM to yata guys, UTC time. Sells 9,998 cars with 0.32 BNB for each one. Okay, so kung i-convert natin yan, 0.32 BNB sa price today, okay, sa price today yan guys, ha, is nasa, ayan guys yung price, oh, makikita nyo, 10,145 pesos. So ayan yan, this round is only for the buyers on the white list. Okay, kung whitelisted ka, makikita nyo naman dito kung gusto nyo mag-participate sa kanilang whitelist. So make sure guys na i-follow nyo tong instructions na to. Okay, so ito naman guys yung second auction, no, sa December 3rd din. Then UTC time niya is 2 PM din, no, 1400, no. Sells is 16,999 cars with 0.35 BNB for each one. This round is open to all registered buyers. The total number NFT from different levels and with 24,299 R with 2,249 SR with 449. Okay, so take note yan guys yung different levels, no. So the rarity of NFT and 90% R is 8.33 and SR is 1.67. So maswerte or mapad makakakuha ng SR, no. So process and rules of Kara auction. Since the NFT is very popular, NFT auction will be conducted in 2 rounds. 1 round and 1 open only for the buyers on the whitelist.
So ayan guys, so makikita nyo. Note, one BSC address correspond to one whitelist. And one whitelist gives only 9 chance to buy NFT mystery boxes. So take note nito guys ha. Then access rule of whitelist. If you are a player in the beta testing, you can simply follow the steps to finish the registration. Apply for whitelist qualification from November 27 to December 1st, 12 UTC at noon on the website. Participate in the whitelist verification. Provide your beta test wallet address. And please be patient, and they will review your qualification from November 27 to December 1st. After the review process, you will receive an official invitation letter from the company before December 1st. If the review fails, they will officially inform you as well. Okay, so hintayin nyo lang guys mag-email kung magpa-participate kayo sa kanilang whitelist. And step 5, please participate in the auction on time. For more details, please pay close attention to emails and official channels. Once you're done with all this above, you can be put on the NFT auction whitelist. Congratulations. So if you're not in the beta testing, you can join on the social media platforms of Karastar and complete the registration by following the steps. So i-follow nyo lang dot guys ha, para at least makapollow kayo sa whitelist. So ayan. Then ito yung access rule sa register buyers. So make sure guys na basahin nyo tong link na to guys sa kanilang Medium, no, para at least aware kayo sa kanilang NFT auction plan. So mga ka-GG, agad dito lang po muna yung ating NFT game updated info video about sa Karastar. And I really do hope po sana makatulong itong information na to sa inyo, lalo na sa mga naghahanap ng about sa kanilang whitelist, NFT guidelines, and sa kanilang NFT auction, no. So sana makatulong itong information na to sa inyo. And kung hindi ka pa rin po nagsasubscribe pa sa aking channel, make sure to subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga future videos ko dito sa aking channel. And make sure din po guys, dun sa mga gustong mag-participate po sa ating giveaway ng Yumi tokens, mamimili po ako ng 30 lucky subscribers ko. So make sure guys na basahin nyo po yung rules sa aking Discord channel. I will be leaving it on my description box below, yung link sa Discord channel ko and sa comment section below. Maraming salamat po sa mga nag-stick around until the end of this video. I really appreciate you guys and see you next time. Goodbye and good vibes. Bye guys, see ya. Bye-bye. See you next time.